alam nyo ba na yung PIDEA Chief Director General Wilkins Villanueva na nakahuli sa anak ni Secretary Boying Remulla, nahulihan ng Mary Jane, nasibak na. Hala? Ano ba ang dahilan sa pagsibak? Dahil ba sa paghuli sa anak ng DOJ Secretary? Grabe! Inabswelto ng korte sa Las Piñas City si Juanito Jose Remulla III, ang anak ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa kasong illegal drug possession. Si Juanito Remulla ay nahuli sa isang controlled delivery operation na isinagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency at Ninoy Aquino International Airport Interagency Drug Interdiction Task Group sa Las Piñas City noong October 11, 2022. Magugunitang not guilty ang plea na inihain nito sa kinakaharap na kaso. Batay sa desisyon ng Las Piñas Regional Trial Court Branch 197, mayroon umanong reasonable doubt sa kaso laban kay Remulla. Una, ay hindi umano sinunod ng PIDEA ang chain of custody requirements sa nakuhang ebidensya dahil walang ipinatawag na mga testigo sa inventory ng nakumpiskang illegal na droga. Pangalawa, ay hindi eksaktong pangalan ni Remulla ang nakalagay sa pakete na naglalaman ng high-grade marijuana. Nakapangalan ang package sa isang Juanito Remulla at hindi ang buong pangalan nito na Juanito Jose Remulla III. Sinabi rin ng korte na ang pagtanggap sa pakete ng isagawa ang controlled delivery ay hindi sapat para maipakitang engage o sangkot nga sa illegal na aktibidad ang recipient. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, please do subscribe at pindutin lang ang notification bell para lagi kang updated sa aking video. Dahil dito, acquitted si Remulla sa kasong paglabag sa Section 11 ng Republic Act 9165 o Possession of Illegal Drugs. Ayon naman sa abogado ni Remulla, mabilis ang naging paglilitis at hatol sa kaso dahil sinunod ng Las Piñas City Regional Trial Court Branch 197 ang tinatawag na continuous trial system kung saan binibigyan lamang ng 75 araw ang korte para resolbahin ang isang drug-related case. Samantala, ang hiwalay naman na reklamong importation of illegal drugs laban kay Remulla ay nasa piskalya pa at hindi pa naisasampa sa korte. Nahuli ang anak ni Secretary Remulla October 11. October 21, after 10 days, nasibak na yung PIDEA chief. Haka-haka lang ito. Duda lang. Nagtatanong ang tao ba yan? Bakit sinibak? Di ba dapat yung ganun, pinaparangalan? Ano bang nangyayari sa ating gobyerno? Isip ko tuloy, BBM, instead na bayan, babangon muli. Ano na? Bawal na droga, babaha muli. Hala. Anyway, tinalakay ni bagong lipunan itong topic na ito, yung pagsibak sa PIDEA chief. I-share ko na lang yung kanyang napakagandang analysis. Salamat, Kawayan Kalois. Subscribe po tayo, manood palagi sa bagong lipunan. Enjoy po itong video nito. Ayan, happy Saturday, Pilipinas. And good afternoon, North America. Ako pala si Kaloy Roy ng bagonglipunan.com. And ang topic natin ngayon, ito na nga, yung PIDEA chief ay matagal na palang sinibak. Hindi lang natin na, kumbaga, nalaman, di ba? And ito rin ay request ng ating mga viewers na mag-topic ako tungkol dun sa anak ni Boying Remulla, kung ano na, right? Kung tama ba yung desisyon ng ating Pangulo na mananatili itong si Boying Remulla sa kanyang posisyon. Kasi nga mga Kaloys, kung nag-resign na ito nung time ni ano, nung nadakip itong ano, itong nahuli yung anak niya, okay? Talagang hindi siguro madiin itong si Bantang. Pero yun nga, pa siya yun ng Pangulo. Ating balikan mga Kaloys. Ayun, so sabi dito sa ating description na instead na ma-promote yung PIDEA chief ay natanggal. Natanggal nga ba?
Yan. So, yung dating PDEA chief, nung time na nahuli yung anak ni Rimulya, ay si PDEA chief Wilkins Villanueva, yun yung pangalan niya. At itinalaga siya ni Pangulong Duterte noong 2020. So, and then, maraming katanungan na kaya ito natanggal or napalitan, eh dahil ba dun sa pagkahuli ng anak ng DOJ ng marijuana? And maraming katanungan, mga kalois. Ang unang tanong, makaasa pa ba tayo ng patas na hustisya sa Pilipinas sa ilalim ng BBM administration? Dapat na bang mag-resign si Boyeng Rimulya as DOJ secretary? Yan yung mga katanungan, mga kalois. And yun, let's discuss, mga kalois. Sandali lang, ah. Nawala yung anak ko. Ayan. So, bago tayo mag-discuss, shoutout. Kung nahuli yung anak ni Boyeng, yung ano talaga, yung panawagan ko talaga bilang vlogger, okay? Talagang ano po, dapat mag-resign talaga tong si Rimulya, di ba? Kasi nga, kahit nasabihin niya na hindi siya makialam, talagang may influence pa rin siya. Ayan. Shoutout kay Marisa Churooka, okay, from Japan. Domo arigato gozaimasu po. Maraming salamat po sa inyong ati. Ayun, so, yun na nga, yung ibang mga Marcos Wellies that time, sumang-ayon dun kay Pangulong Bongbong Marcos na dapat manatili muna. Ayan. Dahil nga doon, ito na, nagkaletse-letse na, lumabas na tuloy yung mga totoo, okay? Yung mga katotohanan na malaking porsyento, okay? Sa mga ating viewers at saka na rin doon sa mga sa social media na naghihinala na sila na totoo yung sinabi ni Bantag na itong si Boyeng Rimulya ay talagang mukhang, okay? Mukhang drug dealer protector, drug lord protector. Okay? Ano sa tingin niyo, mga kalags? So yun nga, dahil dito, okay, magpa-survey ulit tayo, mga kalois. Ang ating katanungan dito, tingnan natin, sa panahon na ba mag-resign si Secretary of Justice Boyeng Rimulya? 94% nagsabi na oo, dapat lang. So, ayun ang mga kalois. So, eto mga kalois, nagsimula dito, di ba, nung nahuli ito, October 11, yung anak ni Boyeng. Kailan ba namatay si, si Percy? Diba, October 3? So yun na nga, nahuli nga yung anak niya dahil nag-import ng marijuana galing US and worth nun is 1 million plus, okay? At high grade talaga yun na marijuana, mga kalois. Ito, mga kalois, di ba naka-ano siya, naka-mask yung anak niya, naka-eyeglasses. Pero yun na nga, yung reply ni ano, or yung response ni Rimulya dito sa pagkahuli ng anak niya, okay? Ay, ang dami pang sinasabi, pero ang point lang niya dito, sabi niya, I will not intervene in or influence my son's predicament. And I have not done so in any way. Ayan, di ba? So, kumbaga, honest siya na tao. Kumbaga, yun yung dating. Ayaw ko makialam. Okay. Honest ako na tao. Kailangan yung maniwala sa akin na hindi talaga ako makialam. Okay. So, ito naman ang ano ni Bongbong Marcos. Kasi maraming nananawagan na mag-resign si Boyeng, di ba? Sabi ni Bongbong Marcos, I think the calls for him to resign have no basis. So, yun nga, sabi niya na hindi daw kailangan niya mag-resign kasi hindi naman siya gumawa. Okay, yung anak naman niya. Diba? So, kung buhay lang tong ama niya, itong sasabihin ng ni Apo Lacay o ni President Bong Ferdinand E. Marcos sa kanyang anak. Anong klaseng pag-iisip niya? Diba? Ganito kasi yung mga kalois. Ang, kahit nasabihin niya, okay, alam na natin yung kulay ng Boyeng ngayon, diba? Na sinungaling siya dahil sinabi niya doon sa ano, na si Percy daw ang kumuha ng video, di ba? Hindi naman maniwala yung kapatid ni Percy na si Percy talaga kumuha ng video doon sa bahay ni ano, ni Bantag, okay? So, ito na mga kalois. Ewan ko kung gaano baka BFF ni Pangulong Bongbong Marcos itong si Boyeng, di ba? Kasi na kahit na ano, sabihin niya hindi siya naka-influence, pero alam ng mga tao, ng mga prosecutor, okay? Kung sino itong taong ito na anak ito ni ano, Secretary of Justice Rimulya, di ba? So, kahit hindi niya sabihin, ay matatakot talaga yung ano, yung mga prosecutor, di ba? Di ba? Tingnan mo ang ginawa ng DOJ, okay? DOJ, DILG, kay Bantag, di ba? So, pwede rin gawin yun sa mga nag-handle ng case ng anak niya. So, the only way for ano, na magiging fair, talagang mag-resign siya. Kasi kahit sabihin niya na hindi ako pag-influensya, alam mo na, sa tingin pa lang sa mata, alam na ng mga prosecutor yan, mga kalois, right? So ito, kay Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Delikadesa na lang sana, okay? And hindi naman bobo ang mga Pilipino, talagang may influensya talaga, kahit sabihin, o kahit hindi sabihin ni Boyeng Rimulya na makikialam siya sa anak niya, come on. Okay?
Eh, ito na ngayon dahil hindi siya nag-resign. Eh, ito na ngayon, di ba? Nagkaano na na lumabas ng katotohanan talaga. Or baka blessing in disguise lang yung sinabi mo na mananatili si Boyeng Rimulya. Eh, ngayon talaga, lumabas na talaga yung totoong pakay nitong si Boyeng Rimulya na sabi ni Bantag, eh, may dalawa daw na drug lords na gusto niyang palabasin. Di ba? May interview nga si Katapang na marami dong palabasin talaga, di ba? Kasi daw itong si Bantag, yun na nga, parang napipigilan. Di ba? May interview si Katapang yan. So, it means totoo talaga yung sinabi ni Bantag na may palabasin itong sila, sila Boyeng Rimulya na mga drug lords, mga kaloys. Kumbaga, itong si Pangulong Duterte, talagang sinipagan niya, marami siyang ginawa, talagang masugpo lang itong mga tao na to, di ba, yung mga drug lords. Eh, ito na nga ngayon, parang buwabalik tayo dun sa panahon ni Noynoy, mga kaloys. Ito ba ang kapalit ng suporta ng more than 50% na mga bumoto sa kanya? Na naghahangad lang ang yung bumoto sa kanya na maranasan sana, okay, ng new generation ang Marcos brand of leadership na ipinikita ng kanyang ama at ina. Kasi nung time nga, okay, nung time ng kanyang ama, eh pag drug lord ka talaga, napatunayan, eh talagang firing squad ka. And that's a Marcos brand of leadership na hinahanap ng mga Pilipino. Okay? Pero ito na nga, dinefend pa niya. Tapos yung sa kaso ni Bantag, di ba? Naniwala pa rin siya kay Rimulya. Come on! Diba? Malinaw na nagsisungali yung tao, di ba? Malinaw na malinaw sa social media, kahit na yung mga pro-Marcos vloggers, okay, na talaga, hindi maniniwala na ginawa talaga ni Bantag yun kay Percy. Come on. Right? O dahil ba may utang na loob kayo kay Boyeng Rimulya? Dahil ba dun sa campaign? Yeah. Akala ko ba sama-samang babangon ang mga Pilipino? Yung babangon lang pala, yung mga nagbigay ng milyones nung campaign, di ba? Yung mga dilawan, bumangon. Yung mga nonalista, bumangon. Tawa naman yung mga umaasa sa Marcos brand of leadership. Diba? Parang nabudol, mga kaloys. Diba? Ito, mga kaloys, ang kaibahan nga lang natin sa mga dilawans at saka mga Marcos loyalists ay talagang pag alam natin mali talaga. Okay? Hindi tayo magpapalusot. Kasi nga, mas nauna yung interest ng bayan, okay, kaysa pangalan. Bayan muna bago pangalan. Okay? So, yun yung difference natin sa mga Marcos loyalists. Okay? At saka sa mga DDS or mga dilawang DDS. Kasi may yung mga DDS din, yung mga dilawan sila, yung mga anti-Marcos, pero DDS sila. So yung mga dilawang DDS. Yun, di ba? So ito pa, mga kalois. Ang katanungan ko nga, makakaasa ba tayo ng fair na justice sa Pilipinas? Okay? Ayun, mga kalois. Nasaan ang hustisya, mga kalois? Diba? Mas sikat nga to si Mark Fernandez, right? Kaysa anak niya. Pero blinner yung anak, yung mukha ng anak niya. Ito ba ay patas? Diba? Diba? Siguro kung hindi alam ng PDEA, okay, na anak ito ng Secretary of Justice, siguro hindi biblur nila, diba? Yan yung napaka-unfair. Okay? Paano naman yung iba na hindi anak ng Secretary of Justice? Okay? Kumbaga, ito nga artista, diba? Hindi nga blinner yung mukha eh. Right? So kahit anong sabihin niya na hindi ako maka-influence, eh tingnan mo to. Hindi ba to evidence na na-influensyahan talaga? Kasi alam na mga tao, okay, na malaki ang ama nito. Malaking katungkulan, di ba? Malaki ang pwedeng gawin sa atin, di ba? Tingnan mo si Bantag ngayon, kung anong ginawa nila kay Bantag. Diba? That's a good example. Di ba? Kahit sabihin niyang hindi ako naka-influensya, come on. Siguro sa harap ng camera, pwede mo yun. Pero sa likod ng camera, naka-off ang camera, hindi natin alam, right? So this is an example na napaka-unfair ng hustisya sa ating bayan, mga kalois. At umaasa tayo na hindi sana maging ganito, di ba? Dapat maging fair kung Marcos brand of leadership lang ang pinapairal. Remember the time, di ba, yung may ginahasa na artista, di ba? Na firing squad din yun, mga kalois, yung gumahasa. Yung Maggie De La Riva ba yun na story, di ba? Ganun ang Marcos brand of leadership. Walang sinasanto kahit sino. Right? Sino pa yan, di ba? Nakulong nga yung mga senator. Yung mga pasaway na senator, nakulong, di ba? Ganun yung Marcos brand of leadership. Right? So ito, mga kalois, nakapagtataka nga na bakit napalitan itong PDEA chief, diba? Tingnan mo yung logo sa likod nung mugshot ng anak ni Boyeng Rimulya, diba? PDEA. Okay? Ang PDEA kasi is under the Office of the President. Okay? Yung Bucor under sa Department of Justice. Kumbaga, ang may hawak ng PDEA ay ang Office of the President kay Pangulong Bongbong Marcos. Okay, basahin natin yung article, ma'am, mga kalois, about bakit napalitan, okay? Ayun, mga kalois.
Anong masasabi niyo mga kababayan tungkol sa isyong ito? Mag-comment lang po kayo at huwag kalimutang mag-like at i-share na rin ang aking video.